Bukas, Nobyembre 29, ay isasailalim na sa provisional coverage ng Witness Protection Program ang dating driver bodyguard at umano'y bagman ni Senador Laila De Lima na si Ronnie Dayan. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, pansamantalang bumalik sa Pangasinan si Dayan upang matapos ang kanyang pagharap sa Kamara upang makasama ang kanyang pamilya. Nangako naman ito na pabalik sa Martes upang opisyal na ibigay ang kanyang affidavit. Nilino naman ng kalihim na walang partisipasyon ang DOJ sa isinumiting affidavit ni Dayan sa mababang kapulungan. Ngunit susuriin pa rin nila itong mabuti upang malaman kung kwalipikado si Dayan na maging state witness at isailalim sa WPP. Maliban kay Dayan, isinasailalim rin sa provisional coverage ng WPP ang umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa. Kahapon ay naayos na umano ng abogado ni Kerwin ang preparatory documentation upang mailagay ang WPP o sa WPP si Dayan. Sa ibang balita, nililipat ng lugar kada dalawa o tatlong oras ang dating karelasyon at bagman umano ni Senadora Laila De Lima na si Ronnie Dayan. Para po yan sa kanyang kaligtasan. May bantaraw kasi sa buhay niya matapos siyang humarap sa pagdinig sa kamera kaugnay sa kalakala ng droga sa bilibid. Nauna nang lumabas sa mga larawan ni Dayan sa isang safe house kung saan makikitang nasa maayos naman siyang kalagayan. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamilya ni Dayan kaugnay sa kanyang sitwasyon ngayon. Senator Laila De Lima's former driver bodyguard Ronnie Dayan is back in Pangasinan, but he is not yet home. Dayan is currently in a safe house. We need to ilipat natin siya kasi at least maging maayos din naman yung condition niya. Kung nandito kasi siya sa Police Provincial Office, mas exposed siya sa mga tao, maraming pumupunta dito na hindi naman natin pwedeng pigilan. Dayan was looking tired coming from a full day at the House hearing. On his way to his hometown, Dayan requested for some short stopovers. He's now a free man, but some congressmen felt the need to request for security. Kina-discount the fact na baka, no, this is of national interest kasi yung pag-appear niya sa Senate inquiry. So baka mamaya, mapano siya. Dayan is with his wife, his daughter, and his two siblings. Dayan's sister Perla is happy. She says she is not afraid, confident that her brother is not guilty of anything. They believe Dayan is not involved in the drug trade. At 11 in the evening, he arrives at the Pangasinan Provincial Police Office and a doctor checks him up. Aside from some muscle strain in his thighs, Dayan's vital signs are normal. And how discreet ba ang pagbibigay ng security or kani sa after the PNP na siguro yun? It is still uncertain as to how long Dayan will be given police security. For now, he's back in his hometown, awaiting word if the government will put him under the Witness Protection Program. Reporting from Lingayen, Pangasinan, Trisha Taradas. Nakauwi na ng Pangasinan ang dating driver ni Senadora Laila De Lima na si Ronnie Dayan matapos tumistigo sa kamera kahapon. Pero nasa pangangalaga pa rin ang mga pulis si Dayan para masigurong walang masamang mangyayari sa buhay nito. Umaaksyon si Patricia Mangune. Mula sa pagdinig ng kamera kaugnay ng umano'y bilibid drug trade, hinatid ang dating driver ni Senadora Laila De Lima na si Ronnie Dayan patungo sa Pangasinan kagabi matapos siyang ipaubaya sa PNP. Bandang alas 10:40 na nang makarating sila sa Pangasinan Police Provincial Office. Dito, muli siyang sinuri ng mga doktor. Medyo stressed or pagod na rin si Ronnie. Pero yung vital signs are still normal. Kinumpi naman ng PNP na sa ilalim ng kustudiya ng Pangasinan Police Provincial Office sa Lingayen, nagpalipas ng gabi si Dayan kasama ang kanyang misis, anak at dalawang kapatid. Pero ihahatid rin siya ng mga pulis pauwi sa kanyang tirahan sa Urbistondo. Hindi na binigay ang detalye kaugnay nito para sa kanyang seguridad. Definitely uwi po siya kasi doon sa manifest nga kanina. Pero on how, when, pagpasensya nyo na muna, we cannot divulge this on how are we going to do it. Ang order namin yun habang nasa custody ng Pangasinan PPO si Mr. Dayan, we will provide him the ample security. Wala naman daw pangamba sa kaligtasan ang mga kaanak ni Dayan. Wala naman kaming alam na ginawa siyang ganun eh. Hindi siya naging user, kaya wala kaming dapat katakutan. Mas napanatag din sila ngayong humarap na sa pagdinig ang kapatid. Masaya po. Bakit po? Siyempre na
na ano po, na-dismiss na po siya, malaya na po siya. Wala na po siyang dapat katakutan, kaya masaya po kami. Handa naman ang mga pulis na samahan pa rin si Dayan pabalik ng Maynila sakaling imbitahan siya sa pagdinig naman ng Senado. It doesn't matter on how much yung may spend natin. Importante is malaman ng publiko yung truth behind this inquiry. Kasabay ng pagharap ng dating driver at bodyguard ni Senadora Laila De Lima na si Ronnie Dayan sa pagdinig ng kamera hinggil sa paglaganap ng iligal na droga sa Nubilibid Prison, tumestigo rin sa naturang pagdinig ang kanyang anak na si Hannah May. Sa naturang pagdinig, inilabas ni Hannah May ang kanyang cellphone para ipakita ang naging pag-uusap nila ni Senadora De Lima. Sa testimonya ni Hannah May, sinabi nito na pinatatanong umano ng kanyang tatay kay De Lima kung bakit may sabinan dumating sa kanila at kung ano ang kanilang gagawin. Tugon raw ng Senadora, magdago na muna si Ronnie Dayan at huwag dumalo sa pagdinig sa kamera. Samantala, tinutukad rin ng mga mambabatas sa naturang pagdinig, abang ang pagkakaiba at hindi pagkakatugma-tugma na mga testimonya ni Dayan at Kerwin Espinosa. Ang kabuang detalye sa report ni Jervis Manahan Live. Yes, Aljo at Kathy, kakatapos nga lang na isinagawang pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay sa pagkakasangkot ni Ronnie Dayan doon sa Bilibid drug trade. Pero kaninang umaga bago nagsimula ang pagdinig ay humiling si Dayan na bigyan sana siya ng immunity from suit mula sa Kongreso. Nagrant naman ito at inendorso pa ni Speaker Pantaleon Alvarez yung pagtanggap sa kanya sa Witness Protection Program. Ibig sabihin, hindi pwedeng kasuhan si Dayan sa anumang mga sinabi niya dito sa pagdinig. Isummarize na lang natin yung ilan sa mga highlights ng mahigit 8 oras na hearing ngayong araw. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Dayan na 5 beses silang nag-meet nitong si Kerwin Espinosa. Yung first 2 daw ay ginawa sa isang mall sa Pasay City habang yung iba namang kanilang pagkikita ay ginawa naman sa Baguio. Kinumpirma niya na nagbigay talaga ng pera si Kerwin sa kanya. Hindi raw niya alam kung magkano ang nakuha dahil sinasalat lang daw niya ito at hindi na binibilang pa. May discrepancies na napansin yung mga mambabata sa statements ni Kerwin at ni Dayan. Sabi ni Kerwin kahapon ay 2015 na sila nag-meet ni Dayan sa tulong ni Alvera Police Chief Jovi Espinido. Sabi naman ni Dayan, 2014 na sila nakita at hindi raw niya kilala si Espinido. Inutusan lang daw siya ni De Lima na kunin ang pera mula kay Espinosa. Tinawag pa ni Dayan na sinungaling itong si De Lima nang sabihin niya na hindi raw niya kilala si Kerwin. Ang second major highlight ng pagdinig, sinabi ni Dayan na wala raw siyang kinalaman sa Bilibid drug trade. Hindi raw niya kilala yung mga inmates na naunang tumestigo dito sa batasang pabansa at hindi raw totoo yung mga pahayag nila na tumatanggap si Dayan ng pera mula sa kanila. Hindi rin daw siya umaten sa party sa Kubol nitong si JB Sebastian. Hindi rin daw siya influential na tao sa Bilibid prison at nagpupunta lang daw siya doon kapag hinahatid si De Lima sa director's office. Hindi pa rin daw siya nakakapasok sa loob ng maximum security compound nito. Ang kilala lang daw niya doon ay sina Deputy Director Rafael Ragos at sina dating Bucor Chairman Bukayo dahil siya raw mismo ang nag-recommend kay De Lima na i-promote o ipasok sila sa trabaho. Ang third highlight ay kaninang umaga pinatestigo rin ang kanyang anak na si Hannah May Dayan. Pinakita ni Hannah May ang kanyang cellphone kung saan may conversation sila ng tinatawag niyang si Tita Lai. Ito raw mismo si Senadora Laila De Lima. Nag-text daw si Hannah May kay De Lima noong natanggap nila yung subpoena para itanong kung ano ang dapat nilang gawin. Pinakita niya mismo dito sa pagdinig yung reply umano ni De Lima. Ang sabi daw ng Senadora, huwag nang umaten sa Bilibid drug trade probe noon si Dayan dahil pakanalang ito ni Speaker Alvarez at dikta na rin ni Pangulong Duterte. Pagpepiestahan lang daw sila ng mga mambabatas. Kinumpirma dito na indeed ang nakausap na ni Hannah May ay numero talaga ni Senator Laila De Lima. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, posibleng makasuhan si De Lima ng obstruction of justice kaugnay nito. Fourth highlight, napakaraming tanong tungkol sa relasyon ni Ronnie Dayan at ni Senator Laila De Lima. Sinabi niya na 2007 daw sila nagsimulang magkaroon ng relasyon at nagbiro pa na umabot daw ito sa signal number 5. Pero humina raw ito sa signal number 1, ibig sabihin na wala daw yung kanyang pagtingin dahil hindi raw nasuklian ni De Lima yung kanyang pagmamahal. Ipinalit daw kasi kay Dayan itong si Warren Cristobal.
Sabi ni Diane, tapat, wagas at dalisay daw ang pagmamahal niya kay De Lima pero hindi sila naghiwalay ng kanyang totoong asawa. Tanggap daman daw ng kanyang mga anak ang naging relasyon nila ng senadora. Natanong din sila about doon sa sexy video na muntik pang ipalabas sa mga naunang pagdinig dito. Sabi ni Diane, posibleng nagkaroon ng video pero hindi raw siya ang kumuha nito. Another highlight ng pagdinig, sinabi ni Diane, tumulong daw siya sa campaign para kay Pangulong Duterte. Nagsuot daw siya noon ng bowler ni President Duterte noong tumatakbo pa lang siya sa pagkapangulo at ikinagalit daw ito ni De Lima. Sinampal daw siya ng senadora at minura pa. Siguro, Cathy at Aljo, marami ang nagtatanong sa ating mga kababayan kung ano nga ba ang mangyayari pagkatapos nitong hearing. Ano-ano nga ba yung mga pwedeng ikaso sa kanilang dalawa? Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, pwedeng kasuhan ng concubinage si De Lima dahil sa kanyang pakikipagrelasyon sa isang lalaking may asawa na. Na-approve din nila yung motion para magbigay ng show cause order kay De Lima para maipaliwanag niya kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt. Si Diane naman ay malaya na at wala na siya sa kustudiya ng batasang pambansa. Nasa provisional admission siya sa Witness Protection Program at dadalhin daw sa PNP ngayong gabi. Pero kanina nagmanifest siya, sinabi niya na gusto na niyang umuwi dahil naubos na raw ang kanyang takot at bahala na raw ang Diyos sa kung anuman ang mangyayari sa kanya matapos siyang tumestigo.